ang pangalan ng Ninoy Aquino dyan sa airport. At yan ay ibalik sa tunay at una niyang pangalan na Manila International Airport. Ganon din yung 500 peso bill. Dapat alisin niya ng pagmumuka ni Ninoy at ni Cory. Alam mo kung bakit? Ginagamit nila itong propaganda. Gusto nilang lasunin, gusto nilang i-brainwash, gusto nilang i-indoctrinate ang mga tao sa pangalang Aquino. Para kahit na in the future, lahat ng eleksyon, kahit ang isang aso, damitan mo ng tao at pangalanan ng Aquino, ay iyon pa rin iboboto. Tignan mo si Ninoy Aquino, ano ba kwalifikasyon niya? Bukod sa isa ay anak ni Cory at ni Ninoy, wala siyang ibang kwalifikasyon. Autistic pa nga siya eh. Naloko ang mga tao, na brainwash, na indoctrinate. Binobo nila eh. Ginawa nilang bobo. Isipin mo ang indoctrination ng mga Pilipino magmula sa pagkabata. Pinapabasa nila ng libro na si Marcos ay masama. Masama ang martial law. Si Ninoy, hero. Si Cory, santa. Like, ginagawa nilang brainwashing. Marami dyan sa Department of Education and Culture, mga komunista, mga kakampi ng mga Aquino. Kaya binibrainwash nila tao. Paano gusto nyo sa 500 peso? Larigan? Dapat yan. Oh. O pwede rin, larigan. Mas pogi naman ito kaysa kay Nino. Tsaka mas may utak naman ako kaysa kay Nino. Pero ilan ba kayo sa politika? Dapat dyan sa 500 pesos, ang ilagay dyan yung mga national heroes natin. Kagaya nila Rizal, di ba? Sila Andres Bonifacio, mga ganyan. May meron na silang mga litrato dati. O, di ulitin pa rin. Di ba? Dapat palagi natin ipaalala sa mga tao, ang tunay na bayani ay yung talagang mga bayani. Wala namang official deklarasyon na si Ninoy ay bayani. Ah. Ba't mo siya ilalagay? Hindi naman siya naging presidente. Ba't mo ilalagay ang pera niya, ang pagmumukha niya doon sa pera? Buti pa siya. Talagang instrument of brainwashing and indoctrination yung ginagawa nila. Alam mo ba itong pagpalit ng Manila International Airport? Ginawa nila yan nung 3 years after na mamatay si Ninoy. Meron tayong batas na dapat ang isang lugar o institusyon bago mo pangalanan sa isang namatay na tao, dapat 10 years. Merong batas yan. Pero 3 years pala pinangalan na nila. Kasi nga, ang purpose nila is to brainwash the people. I-indoctrinate. Doon sa kasinungalingan na bayani daw si Ninoy. Iyan ay isang malaking kasinungalingan yan. Meron pa nga, di ba, isang sip-sip na kongresista na gustong yung North Luzon Expressway ipangalanan daw ng Cory Aquino Highway. Abay, napakalaking kalukuhan yan. Alam mo ba kung bakit? Yung North Luzon Expressway na yan, ang merong blueprint yan, ang nagpagawa ng plano niyan ay si Presidente Cory